sa mga problema pala ng mga ilang mga bata o kahit matatanda na ay yung hindi sila nakaka-identify ng kulay o may color blindness. Ano ba itong color blindness? Talaga bang bulag sila sa kulay? Marami kasing klase. Meron yung total color blindness. Yung kahit pula, asul, pati berde, hindi kita. Merong yung pula lang nahihirapan, meron yung berde nahihirapan, meron yung asul lang nahihirapan. Pero tama ha, meron yung color blindness na lahat ng kulay talaga hindi niya makita. So paano yun? Talagang walang kulay mundo nila? Gray ba ang nakikita nila sa mundo nila? Yung total, hindi naman talagang gray. Oo. Pero nahihirapan sila masabi kung magkatabi na yung green, saka yung darker green or yung lighter green. Mm-hmm. Parang nahihirapan sila na sabihin na itong green na to, iba sa green na to, iba sa green na to. Oh, pero yung iba naman, nakakaalam nila yung kaibahan ng blue sa green, sa green. No? May mga test ba dyan, Doc? Meron po. Yung tinatawag namin Ishihara. Oo. Ishihara color plates. It isa tong test para 16 pages or 32 pages. Kada page may numero, no, na iba't ibang kulay. Mm-hmm. Tapos kailangan masabi ng pasyente kung anong numero yung nandun sa page na yon. Mm-hmm. Okay. Tapos nakikita nyo ron kung anong may kulay silang hindi alam nila. Usually po yung itong Ishihara screening test lang to eh. Ibig sabihin, sasabihin lang sa amin na colorblind to o hindi. Kasi kapag naalaman namin na colorblind pala siya, may iba pa kaming examination na pinapagawa para malaman kung anong klaseng colorblindness meron siya. Sinisilip nyo rin ba yung mata ng mga pasyente? Opo. Tinitingnan nyo rin sa aparato? Pwede po siyang namamana or pwede siyang nakukuha. Okay. So, yung nakukuha usually sa mga sakit sa katawan o sa mga bisyo, pero yung sabi mo kanina, kung bata pa naman, malamang namana ito. Mm-hmm. So, genetic, tapos sabi nyo na-acquire. Paano na-acquire ito? Anong mga bisyo ang pwedeng maging dahilan ng color blindness to? Yung bisyo na pinaka-associated kasi sa color blindness ay yung alcoholism o yung sobra sa alak. Mm-hmm. O, kapag sa chronic alcoholism o yung matagal na talaga na malakas uminom ng alak, nagsasuffer po yung mga struktura sa mata na may kinalaman doon sa pag-distinguish ng colors. Pero ito ay hindi na maibabalik sa dati? Yung mga acquired o yung nakukuha sa ano,